Purihin ng Lord. Again, it's Sunday. And every Sunday comes, ang ating puso dapat ay patuloy po tayong excited sa gagawin ng Panginoon. Amen. Okay. Ngiti mo na parang nagsasabi, thank God you're here. Diba? Salamat sa Diyos, nandito ka. Diba? Alam mo, maraming naghahangad na sana sa ganitong pagtitipon, kasama po sila dito. Kaso nga lang nasa ospital. Salamat sa Lord sa strength na ipinagkaloob sa atin. Nandito tayo. We can still smile to everyone. We can still raise our hands and praising God for His goodness. Salamat sa Panginoon. Yung iba na nasa ospital, nandun lang sila sa programang wish ko lang. Sana paglabas ko makasimba ako. Pero sa mga panahong tulad po nito ay parang maraming taong takot na sa ospital. Diba? Kahit yung katabi mo, tanong mo, gusto mo bang ma-ospital? Ayaw. Pumunta sa ospital, pwede. Pero yung ma-ospital, ayaw. Diba? Salamat sa Lord. Sabi nga ng Bisaya, salamat sa Ginoo, sa kusog. Diba? Sa lakas na ipinagkaloob sa atin. Amen. So, purihin ng Lord. Ang topic po natin ngayon ay patungkol pa rin sa great transformation. You know what? Every day that comes along our way, laging mayroong ginagawa si Lord na pagbabago sa ating buhay. Amen. And every time na mayroong changes na napapansin natin sa ating mga buhay, those were great transformation and changes na ginagawa ng Panginoon sa atin. Truly, the Bible was telling us that we are being changed from glory to glory. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kanyang kaluwalhatian, lalo tayong binabago ng Panginoon. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen. Salamat sa Panginoon. 1 Samuel chapter 17, starting verse 17, ito po yung encounter experience ni David kay Saul, kay Goliath, at lalong-lalo na sa Panginoon. Of course, every day sa buhay po ni Haring David, mula po ng kanyang pagkabata, lagi po siyang may great encounter with God. Sa kanyang pagpapastol ay nandoon, lagi po niyang kaulayaw ang Diyos. Sabi nga ng mga Bible scholar, mostly of the book of Psalms were written by David during the time when he was in the pasture land. Kasi doon sa kanyang pagpapastol, wala po siyang ano ron. Wala po siyang ibang kasama kundi ang mga tupa. At alam nyo, ang mga tupa lagi pong expose ito sa iba't ibang uri po ng mababangis na hayop. At si David, kung meron lang po siyang kasama, ay ang kanyang tirador and of course, yung kanya pong relasyon sa Panginoon. He was not being recognized of his faith during that time. But one day, God spoke to Prophet Samuel to go into the house of Jesse, the Bethlehemite or the Benjamite, okay, pumunta siya doon sa bayan o sa bahay ni Jesse mula sa angkan ng Benjamin to look for this person, David. But when he saw the seven sons of Jesse mula kay Eliab hanggang kay Abinadab at maging kay Shammah, God spoke na wala doon yung taong yon na iyong babasbasan. Hanggang sa pinatawag si David, David was nobody. Bakit minsan ganun si Lord? Kung sino yung nobody, yun po ang kanya pong tinatawag sa Panginoon. Tignan mo katabi mo, sabi mo, you are nobody. But to God, sabi mo, but to God, you are somebody. Wala naman tayo may pagmamalaki sa lipunan eh. Pero pinagmamalaki ka ng Diyos sa kalangitan. Amen. Biblical ba yan? Yes, biblical. Job was nobody. But one day, when God saw Satan, ang sabi niya, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? So, kita po natin, si Job hindi naman siya ganun katanyag. But then, God spoke to Satan na ang sabi niya, nakita mo ba? Parang sinasabi ng Lord na, have you learned the life of Job? He was so pleasing into my sight. Kasi nga, naging tapat itong si Job sa Lord. 1 Samuel chapter 17, verse 17.
Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalhin mo agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tignan mo na rin ang kalalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon." Biro mo ang concern ng tatay, ano? Concern ng tatay. During those times, itong si Jesse was even already advanced in age. Kumbaga sa ano, may kaedaran na si Jesse. Hindi niya na magawa yung siya mismo bilang ama na tignan ang kalalagayan ng kanyang anak sa lugar ng pakikipagbaka. Kaya ang inutusan na lang niya yung bunsong anak. So maaring, di ko alam kung buhay pa ang asawa ni Jesse at nag-usap itong mag-ama, "Anak, iwan mo muna yung tupa. Ilang tupa, iwan mo muna. At pumunta ka doon sa kapatid mo." Pero ang ginawa ni David, inayos ang lahat. So notice the father's concern to his children. Tignan niyo po yung pag-aalala ng isang tatay sa kanyang anak na nandoon sa labanan. Nung panahong 1980s, matindi po ang gera sa panahon sa Mindanao, sa buong Mindanao nung panahon na yon. Marami sa aming lugar, dalawa lang ang profesyon ng tao. Kung hindi ka teacher, sundalo ka. At yung iba na wala nang ganang mag-aral, matapos pa lang ng high school, yung iba hindi pa nga tapos ng high school, nagpapa-enlist na bilang army. Pag dumarating sila naka-uniform, may daladala pang baril, bayani po sila, pinapalakpakan ng tao. At kapag sila'y nagkwento, kaming mga bata, bilib na bilib kami sa kanila kung papaano sila nakipaglaban, kwento nila sa buhay ng kampo. Pero ang malungkot, yung tatay, yung magulang. Kasi alam niya, sa sunod na pag-alis ng anak niya, hindi niya na alam kung makabalik pa o hindi. Yung iba pagbalik, mga patay na. Lungkot yung damdamin ng isang tatay. At ganito ang sitwasyon ni Jesse. Kaya in his concern, ang sabi niya, "Anak, punta ka doon. Binili niya, dalhin mo itong mga pagkain ito." Parang doon sa Bilibid. Alam mo, kung pupunta ka sa Bilibid, para makapasok ka, mabisita mo yung mga mahal mo sa buhay, kailangan may mga daladala kang pagkain. At para maging maayos, bibigyan mo ng pagkain yung warden, yung police, para at least ikaw naman ay kanilang escort papunta sa loob. So ganito ang naging sitwasyon. First, in order to enter between the lines of the armies, you need to present a good reason. At kaya ang sabing ganun na ni Jesse, ibigay mo ito sa mga kapatid mo, pero huwag mong kalilimutan sa pinuno nila. At dalhin mo rin ito doon sa pinakapinuno nila. Hindi lagay, pero something that would even make pampalubag doon sa puso ng mga taong namamahala. At tapos ang kabilin-bilinan pa niya, huwag na huwag kang uuwi nang walang patunay na ikaw ay galing doon. Iniisip ko, ano kaya ang tiwala nitong tatay kay David? Baka siguro si David, murang edad, baka makakita lang yan ng nagka-Caracross, baka mag-join na sa Caracross pag uwi, wala nang dala. Diba? Alala nyo yung kantang Manok na Pula? Diba? Sa kagustuhan niyang dumami yung kanyang pera, ayun, napataya. Diba? Dahil konti ang pera, kaso natalo. Kaya pag uwi sa bahay, sabi niya, "Lagot ako sa misis ko, karatista pa naman ito." Diba? Bigla raw siyang tinaekwondo ng kanyang asawa, yon bali ang kanyang tadyang. So, si David, pinagbilinan siya na wag na wag kang uunin. When you go back, you have to present something telling that you really went into that place. Magdala ka ng patunay. Okay? So, kaya ganon, kasi yung concern. So, how is the condition of yung mga kuyas? Yan ang billing. Kumusta ang kalalagayan ng yung mga kuya? Kumusta ang kalalagayan ng hari? Dahil nung panahon na yon, tanyag na tanyag si Haring Saul, pero there was a battle in his life, and this is the battle between Goliath
It's not the battle between the Philistines and Israel, but it is a battle between Goliath and the Israelites. At doon medyo naantig na ang puso. Kasi yung panahon na yon, hindi na ho yung kisig, yung lakas ni Saul ay hindi na po ganun. Tumatanda na rin siya. And how are the armies of Israel's condition? How they are doing? Kumusta sila? So ito yung mga bilin ng tatay. Magdala ka ng mabuting balita. Punta ka sa lugar ng labanan, magdala ka ng balita. Sino sa inyo? Sa buong linggong ito, may labanan na nasuungan. Problema araw-araw. At ang dala mo ngayon ay mabuting balita. Dahil nagtagumpay ka. Amen. So dapat in every battles of your life, pagbalik mo, dapat meron kang dalang balita. Balita ng pagtatagumpay. Amen. Alam mo, kahit matindi problema mo kahapon, ngayon maaring sumasagi-sagi sa isip mo. To tell you frankly, tagumpay ka because you're here. Anong sabi nung kinanta natin na forever safe? You are very far away, always reaching out to save. I am found forever safe. You see, gawa mo ba yon? Sariling diskarte mo ba yon? Sariling ideya mo ba yon? It's not. It is the goodness of God na tumino isip mo na maalala mo that God's goodness are always on those people who keep obeying and trusting to Him and unto His Word. Then verse 20, kinabukasan maagang bumangon si David. Sino'y maagang bumabangon? Kapag may problema, Pastor, hindi ako maagang bumabangon kapag may problema. Bakit? Hindi ho ako makatulog. Di ba? Pag may problema, hindi makatulog. Naalala ko isang pastora kahapon, nag-chat sa akin. Sabi niya, Pastor, sabay kami, papunta doon si school. Kasi meron pong Bible school. By the way, naka-enroll po rito si Polly. Kukuha po ng BTH, Bachelor of Theology, Science in Theology. At kumuha rin po dito si Joseph at saka si Pastora, Masteral. Okay, Masteral. Ako lang naman ang teacher nila. Doon pa kami mag-aaral sa Dasma. Sabi niya, Pastor, sabi ganun, sabay ako sa inyo. Sabi ko, makikisabay lang ako. Kasi bakante yung isang kotse, isang estudyante rin. Sabi niya, daan ako sa inyo, Pastor. Sabi ko, sige. Sabi niya, alam mo, Pastor, sa kaabang ko, hindi ako natulog magdamag. So, ang hirap, di ba? Ang tao, kapag may problema, para bang hindi datnan ng antok? Do you believe that? Na kapag may problema ka, parang hindi ka makatulog. Pero dito, si David, nakatulog siya. Kaya ang sabi niya, kinabukasan, maagang bumangon si David. Ipinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan. In short, maaga pa, naghanap na siya ng speaker. nag-invite na ng speaker, ganun, para alagaan yung mga tupa. Tapos, ang sabi rito, nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkaing ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. You see, David was being trapped into that place. Kaya ang sabi ko, he was between the lines. Nasabi niya, anong nangyayari? Anong nangyayari? Alam niya na papunta siya doon sa kampo ng kanyang mga kapatid, pero hindi niya alam that that moment was a day of battle. Wala siyang kadaladala na sana nagdalaman lang ako nung pana ni tatay. Sana nagdalaman lang ako nung sibat ni tatay. Wala. Basta ang araw-araw na kanyang dala ay dala pa rin niya ang araw-araw kagamitan ng isang pastor.
nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Filisteo. So face to face with the enemy, ano ang gagawin mo when you are facing the toughest opponent of your life? Yung isa sabi niya, Pastor, ano po gagawin ko? Namatay na po yung sumusuporta sa amin, yung aking asawa, siya lang ang may hanap buhay, kami wala, papaano na po kami? Those were tough situations sa buhay. When you cling to somebody and those people whom you are clinging with, kung sino yung inaasahan mo na yun pa ang nawala sa iyo, papaano na ito? And Saul, King Saul, at that moment, was like that. Alam niya ang sitwasyon ng labanan. In the days of his strength, walang sino man na pwedeng humarang-harang kay Haring Saul. Pinili ng mga tao mataas, matipuno. And no one was like him during his days. But then, nagfa-fade na rin yung strength ng tao. Tignan mo yung katabi mo. Dati ang gwapo-gwapo niyan. Ano ang panama ni Piolo at saka ni ano, Coco Martin diyan? Ha? Ano ang panama, 'di ba, ni Marian Rivera diyan? Nung kanyang kapanahunan. Ngayon lumipas na. So, ganun si Haring Saul. In the days of his youthful days, no one was able to stand or to stood before him. At hamunin siya ng labanan. May kalalagyan sila. Pero dumating na rin yung panahon, humina siya. Dumating na rin yung panahon na kahit yung kanyang pag-iisip, punong-puno na rin ng pag-alala. At maaring hindi niya na kaya. Ngunit mayroong isang bata, pumunta lang doon para makiusosyo. Kasi yun ang tingin ng kanyang mga kapatid eh. Ba't ka nagpunta rito? Manunood ka ng labanan? Titignan mo kung paano kami magagapi? Titignan mo kung paano sakupin ng Philistine, ng mga Filisteo, ang bansang Israel? So, ganun ang dialogue. And then in verse 22, iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Alam mo yung mga ano, lahat ng kanyang mga kapatid ay nakahanda na ng ganun. Ha? May hawak na sibat, yung iba may hawak na pana, tapos nandun si David kinakalabit, Kuya, kumusta ka? Ha? Sabi ni tatay, kumusta ka? Alam mo, kuya, may dala akong pandesal sa iyo. Ha? Ang palaman niyan, cheese. Ha? Para sinasabi niya, kuya, nasa panahon ka ng labanan, say cheese. That is the situation. Di ba? Kaya yung kuya, imbes na matawa, lalong tensyon. Nakakahiya, kapatid ko, makikita kung paano kami matakot, kung paano kami kinakabahan dito. So those were the situation. Samantalang, verse 23, sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Tumayo itong Goliath na to, naghamon na naman. Naghamon. Wala na hong megaphone, microphone, boses pa lang ni Goliath, mula sa dalawang bundukin at ang baba po niyan ay patag, valley. Patag? Okay. Bundukin, nandun sila sa isang valley, tapos eto na ang labanan. Nang makita si Goliath, okay, si David, nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Nakita rin ito ni David. Pero habang kinukumusta ang mga kuya, nung makita si Goliath, nagtakbuhan sila hindi dahil sa takot. Dahil sa matinding takot. Hindi lang basta sila'y takot. Matindi ang kanilang pagkatakot. Alam mo, yung makakita ka ng ipis, takot ka na. Yung lumipad papunta sa iyo, abay, mas mataas pa ang lipad mo dyan.
Di ba? Kung ganito kataas yung upuan, mapapatanong ka dyan. Ang problema, nung iba, hindi alam pa paano bumaba. Ha? Dahil sa matinding takot. And in verse 25, sinabi nila, tignan ninyo siya, pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari, bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. So matindi po itong hamon sa kanya. Noon pa man ay meron na pong buwis na binabayaran ng bawat pamilya. Kausap ko po yung mga churches po natin kasi every first at saka third Thursday of the month ay meron pong pagpupulong lahat po ng pastor. Luzon, Visayas, Mindanao at maging po yung mga pastor po natin sa abroad. Na yan ay lagi po kaming may meeting. Nakakalungkot doon sa gawain po natin sa Canada dahil yung simbahan po natin doon nung panahon na yon ay hindi po rehistrado pa doon po sa SEC ng ibang bansa. Kasi pagka maliit po, maliit pa kayo at gusto yung maging independent ay may mga requirements at yun po ay hindi nila kayang i-meet kasi po may halaga po yon. So what they did, sila po ay nagpa-umbrella sa isang malaking institution at naging okay po sila. But before na nangyari yon ay merong isang kapatiran na dahil tuwan-tuwa siya doon sa gawain ng Panginoon, nag-tithes po siya ng $6,000. Pero alam niyo po ang nangyari, sa halip na mapunta sa simbahan, ibinalik po yon sa kanya. Kaya ibinalik sa kanya kasi hindi po ho rehistrado ang simbahan. At ang tithes po kasi nila, yan po ay nakikita at nalalaman po ng pamahalaan po ng Canada. Kasi pag ikaw ay nag-tithes doon, ibabawas na po yon doon sa iyong tax sa gobyerno. Sa buwis mo sa gobyerno. Kahit dito rin po, may ganung batas. May ganung batas po. Kaya yung iba, nagbibigay ng cheque, pagkatapos binibigyan naman ng chin, ng certificate, at yun po ang kanilang ipepresent, bawas na po yon sa tax nila. Kung ang tax nila, 10,000, nagbigay sila ng 5,000, ang babayaran na lang po nila doon sa buwis nila, 5,000. Kasi nga po, nag-tax na po sila, pero ang tawag doon, nag-tithes po sila sa church. And this is the situation. Kaya ang sabi, hindi na po gagantimpalaan ng hari, bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. So noon pa man ay meron na pong ganito. Okay. Meron na pong buwis na babayaran ng bawat pamilya. Money ay mahirap pagilapin sa panahon po ng digmaan. Kasi po, wala na pong kwenta ang pera sa panahon ng digmaan. Maraming mga pastor ngayon sa Russia, mga kapatiran sa Russia, ito po yung mga nagsusuporta sa mga gawain sa Pilipinas na connected po doon. Pero ngayon, tumatawag, sumusulat na po sila, humihingi po sila ng tulong sa mga pastor. Wala na pong kwenta kasi yung pera. Wala na pong mabili. At ang kanila pong hiling ay ang panalangin. Panalangin. May pera, hindi makalabas sa kalsada para makabili. Sarado halos lahat. At talagang wala nang gustong magbenta kasi hindi nila alam kung hanggang kailan tatagal ang labanang ito at yung kanilang paninda, pagkain na lang nila pang araw-araw. So kahit may pera ka, kaya ang pera sa panahon ng digmaan ay walang kwenta. Kasi saan ka bibili? Lahat sarado. Sino ang magbubukas na tindahan?
Para pag naubos ang paninda, kung saan na naman bibili, pupunta sa Divisoria para mamili, eh sarado rin. Kaya ang pera ay hindi na ho ganun kahalaga. Pero ito, sinabi, after ng labanan, kung sino ang makapatay doon, bibigyan ng kayamanan. Ganda ng incentive. Kayamanan, pagkatapos, ano pa ibibigay? Asawa. Prinsesa, asawa. Sino gustong, boy, sinong gustong makapangasawa ng prinsesa? Wala. Boys, ayaw nyo makapangasawa ng prinsesa? O boy, sino sa inyo gusto makapangasawa ng prinsipe? Ayaw nyo yung prinsip? Prinsesa, prinsipe na lang. Diba? So, alam mo, pagka nag-asawa ka ng prinsesa, malaki ang gastos. Dapat bongga ang kasal. Anak yata ng hari yan. Pero dito, wala nang gagastusin. Tapos, hindi pa magbabayad ng buwis, ikaw pa ang babayaran. Ang mag-asawa sa panahon ng digmaan ay malaking gastusan. Kaya ang makalibre ng gastusin at makalibre ng asawa ay napakalaking gantimpala. Yung mag-asawa ka ng libre. Sino sa inyo gusto mag-asawa ng libre? Diba? Ibig sabihin, libre ka sa gastusin. Tapos ang asawa mo, libre pa. Hindi ka na naghirap. Yung hindi ka naman ligaw, may asawa ka na kagad. Tapos buong pamilya ay madadamay si reward na matatanggap ng sinumang makakatalo sa kalaban nila. So ang ganda ng promotion, wealth, wife, and withholding tax. Ha? Wealth, wife, yung tax mo, hindi ka na magbabayan. Hawak mo yun, withholding na yun. Ha? Gagastosin ko sana ito eh, sa pag-aasawa, pero meron na akong asawa. Libre na, may kayamanan pa. Kaya yung tax mo, na-withhold mo. Hindi ko na ibabayad ito. Kasama na po sa gantimpala. And then in verse 32, pagdating kay Saul, sinabi ni David, pumunta na ha, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yon. Ang sabi niya, ako po ang lalaban sa kanya. David was not a soldier, but he was a warrior. Maraming soldier, isa na yung kilala ko, na awol po siya, absence without, ang tawag doon, leave. Nung panahon daw ng gyera, sabi ng sinama ko sa salipa si Kuya Frank, sabi niya, nagkakaroon ng gyera sa Mindanao, kasama po siya na naipadala po doon. At doon ay binigyan sila ng body-body partner na sa panahon ng labanan, bukod sa ang mata mo nasa kalaban, nandun ka rin sa kabody mo. Ano man mangyari sa iyo, siya ang magliligtas sa iyo, dadalhin ka sa kampo, dead or alive ka. So ganun po yung kanina pong kasunduan doon, sundalo. Habang daw sila ay nagkaroon ng kumakain, bigla raw may pumutok sa kanila, nabuwal yung kanilang grupo, kanya-kanyang takbo. Sa takot niya, mula sa Mindanao, napatakbo sa Manila. Ang layo ng tinakbuhan. At hindi na bumalik sa serbisyo. Alam niyo, nung first time kaming nagkita, laging tulala ito. Pagkahalimbawa, nakaupo kayo nung ganun, kukwentuhan kayo, biglang merong nahulog na, halimbawa, baso o kutsara nahulog o plato. Biglang ano yan, tatayo yan, nakaganon ka agad. Hawak ka agad ito niya kahit walang baril. Nagkaroon siya ng war shock. Sabi ko, ba't ka ganon? Sabi, hindi ko alam. Minsan pa, sabing ganon, kapag natutulog ako, kawawa ang katabi ko. Bakit? Bigla na lang umaaray, nakakarate ko na pala. Kasi minsan pag natutulog ako, konting kaluskus lang, napapabalikwas ako. Eh malaking mama ito si Kuya Frank. Kaya pag tumama sa iyo, didibdibang ka talaga. Ha? Eh palibhasa, magkasama kami sa lipa noon, kaya kapag kami natutulog, lagi akong nakatagilid o nakatalikod. Ha? Pag binidyakan niya ako, eh malaking mama ito. Tapos, napalaya siya ng dahil sa salita ng Diyos.
Kaya hindi na siya bumalik doon sa Mindanao. Kaya si David ang sabi niya, ako po ang lalaban. Sabi niya, sir, is there anyone among your troops who would go and fight against this Philistine? Sabi ni Saul, I find none. Ang nahanap ko'y wala. Sa kahanap ko, ang nakita ko, wala. Pero ang sabi niya, wag na po kayong mag-alala. Ako po ay solution maker. Ako po ay problem solver. And David stood up. Walang gustong maniwala. Tingnan mo nga na naman yung katabi mo. May gustong maniwala ba dyan? May gusto pong maniwala. Parang wala eh. Di ba? Tingnan mo. Yung iba, parang ano eh, kulay pa lang, hindi mapagkatiwalaan eh. Kulay pa lang. Di ba? Nung araw, maraming nabibiktima sa bus eh. Di ba? Uso yung mga snatcher, uso yung mga dumudukot. Kaya yung ibang mga babae, pag nakatabi ng lalaki, pagkatapos hindi akma doon sa gusto nila, ay baka snatcher sumandurukot. Tatabi ngayon sa pogi, pag baba ng pogi, tangay naman yung bag nila. Doon sila sa gwapo, doon, kasi nga pag gwapo, maayos to, pag maganda, okay to. Di ba? Pero hindi nila alam, pagbaba nung kanilang tinabihan na maganda sa kanilang paningin, tangay na rin ang kanilang pera. So si David hindi mapagkatiwalaan sa tingin ni Saul. Height mo pa lang, not counted. Di ba? Sino nag-apply sa inyo ng trabaho? Next! Mag-height ka muna dyan. O, hindi ka umabot. Next! Etsapwera ka kagad. Di ba? Ba't ganun? Di ba? Pag maliit ka, kahit ganun kataas ang takong mo, kapag ka ano, halatang halata pa rin. Di ba? Pag maitim ka, magpolvo ka lang ng maputi, approve ka na. Di ba? Maglagay ka ng liner at saka ng foundation, ay mga ganon. Di ba? Approve ka na. Pero pag maliit ka, kahit ganito katako mo, kitang-kita pa rin eh. Kitang-kita, ebidensya. So si David, hindi sumakto doon sa standard. Sa standard ng pagiging sundalo, hindi talaga siya pupwede. Verse 33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. First, there was already a judgmental. Diba? Sino sa inyo ang humatol na sa inyo? Ikaw, makakatapos ka? Diba? Ikaw, matatanggap ka sa trabaho? Ikaw, magiging song leader ka? Ayun, gaganunin ka eh. So ito, hari nagsabi, una, hindi mo kaya. Pangalawa, batang-bata ka pa. Biro mo, alam mo, kapag inuulit ang salita, hindi lang bata ka pa, ito, batang-bata ka pa. Ano ang mas bata? Yung bata o batang-bata? Diba? So, ganun ang inilarawan ng Biblia, what Saul have said, na itong si David ay hindi talaga umabot sa pamantayan ng kasundaluhan. Ang sabi niya, hindi mo kaya. Pangalawa, batang-bata ka pa. Tapos, pangatlo, hindi ka mahusay. Kasi sabi rito, samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Goliath was a well-trained soldier in the days of his youth. Ikaw, batang-bata ka pa. Samantalang kaharapin mo, well-experienced, matured, hindi lang umabot sa pamantayan. He's more than that. He's so more than qualified. Kaya lahat ng uri o lahat ng sitwasyon, hindi mo kakayanin. Sino sa inyo pag gumaharap sa problema, pag nakita mo, paano to, hindi ko na kaya ito. But when you have the eyes of faith, kung meron kang mata ng pananampalataya tulad ni David,
Nung makita niya si Goliath, ang sabi niya, hey, ako ang lalaban. Here comes a warrior. Mula sa kanyang puso, nang sabi niya, ako harap. Sabi niya, Kuya Eliab, bakit hindi ikaw? Sabi ni ng kuya, kita mo, nagtakbuhan sila, di ako rin itatakbo. Kuya, bakit hindi na lang kayong tatlo ang mga kuya ko? Nandun si Eliab, Abinadab, at saka si Shama. Kayong tatlo, total pamilya naman tayo. Total, titataya naman ninyo ang buhay ninyo para sa Israel. Magkaisa-isa na kayong tatlo. Anong sabi ng mga kuya? Umuwi ka na. Usisero ka. Marites ka pa. At saka, hindi lang yun. Marisol ka pa. Nanunulsul ka. Diba? Hindi na nga namin kaya. Wala na nga eh. Susulsulan mo pa kami na ano. Pero si Haring David, si David, wala siyang magawa. Kaya nung wala siyang magawa sa mga kasundaluhan, pumunta siya mismo kay Saul. Mahal na hari, ako lalaban. But you see, the great responsibility was upon his shoulder at that very moment. Kapag natalo siya sa labanan, buong Israel mapapahamak. Pag natalo siya sa labanan, wala ng kayamanan, wala ng asawa, pagkatapos magbabayad pa ng malaki. Buong pamilya, ibabayad niya. Sino sa inyo kapag may problema, hindi nyo naiisip ang negatibo? O sino sa inyo kapag may problema, puro negatibo laman ng isip? Paano na ako? Ito problema namin. Paano na kami mabubuhay? Paano na kami magtatagumpay? O sino sa inyo pag may problema, hey, you are at the right person. Kau problema, ako hinarap mo, yan ang pagsisisihan mo. Sino sa inyo may ganun? Pag may problema, sabi niya, problema, may pangalan ka, diyan ka na ngayon magsisisi kasi ako hinarap mo. O kapag may problema, why me, Lord? Bakit ako? Pag gumarap ka sa problema, hey, problem, don't me. Wag ako. O kapag may problema, hey, you are the right person. This very day problem, you're going to sink. Lulubog ka ngayon. Because I'm a problem solver. You see, David, at that very moment, when he saw Goliath, ano ang laman kaagad ng isip ni David? Panalo na. Ha? Panalo na. So ito ang kasarapan sa buhay pananampalataya. Pero gusto kong makita ninyo, there are times that we are underestimated by those people who are so dear to us. There are times that we are even underestimated by those people surrounding us. Yung pagtingin pa lang sa'yo, wala kang mapapala dyan, gaganunin ka. Yung kapag may problema, hindi mo kaya yan. Pagka gustong-gusto mong todo-todo ang buhay mo sa Panginoon, magkakasala ka rin. Yung gustong-gusto mong todo-todo magkaloob sa Panginoon, maghihirap ka sa ginagawa mo, yung mga ganun, i-underestimate yung kakayahan mo. At kapag nakinig ka doon sa surusol, bandang huli, ikaw rin ang talo at hindi ka sasamahan ng mga taong yon. Sabi ko, bakit maraming naging drug addict na nakapatay at nakulong? Pero bakit nung simula ng kanilang pagda-drugs, parang okay lang? Pero nung naging addict na sila, wala nang gustong magbigay sa kanila ng drugs na libre. To the point na gagawa na ngayon sila ng anumang bagay. Makaagarbyado lang sa tao to the extent na sila'y magnanakaw o papatay kung maaari. Dahil yung mga taong naging dahilan kung bakit sila ganun, pinabayaan na sila. Simula sa patikim, tikim. Diba? Sabi nung isang awit. So yung tikim ka, libre yun. Pero na-addict ka na, hey, wala ka nang magawa kung di gumawa ka ng something. Gumawa ka ng paraan
para matustusan na ngayon yung cravings, yung desire, yung pagnanasa ng iyong katawan doon sa mga bagay na ganoon, to the extent na ikaw na mismo ay mapapahamak at pati na yung iba mapapahamak dahil sa iyo. And in verse 36, sabi ni David, nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Filisteyong yan, sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Sabi ni David, mahal na hari, nakapatay na po ako ng leon, mga oso. Ngayon pa lang po, hindi pa kami naghaharap niyan, nasa listahan ko na po yan. Nakasulat na sa listahan, oso, dead. Leon, dead. Goliath, dead. Hindi pa humaharap, nasa listahan na. Yan ang sinasabi ko, when you are facing with your enemies, yung mga problema, susulat na kita sa listahan. Pambaon araw-araw, solve. Pagkain namin araw-araw, solve. Walang trabaho ang tatay ko, meron na, solve. Pagkatapos ng tay, pinag-pray na kita, mag-apply ka na. Back up mo ako sa panalangin. Dapat ganun ang laman ng ating kaisipan. And in verse 40, pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Ang pastol ang dala niya tungkod. Pagkatapos ang dala niya supot, lalagyan ng bato. Yun ang meron siya. You don't need. Hindi mo kailangan ang sandata ng iba. Hiramin mo para gamitin mo sa pakikipaglaban mo sa kaaway. Your faith itself. What you have is faith. And because of that, I can do possible things. And the question is, do you believe? Kaya inuulit-ulit, I believe. I can do all things through Christ. Verse 46, ngayong araw na ito'y, ibibigay ka na ni Yahweh sa aking mga kamay. In short, he was now facing the biggest battle of his life. David was now face to face with the enemy. At ito yung panahon, buhay ang Israel o hindi. Ito yung panahon, maaalipin kami o hindi. Ito yung panahon, yayaman ba ako o hindi. Magkakaasawa ba ako o hindi. Malalagay ba ang aking mga mahal sa buhay sa pagkakabaon sa utang o hindi. Lahat ng iyon nakasalalay sa kanya. Ang kaligtasan ng buong Israelite. At dito ang tindi ng sinabi ni David. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka na ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon. Abay, matinding galit ito ni David. Ganun ba kayo pag gumarap kayo sa kaaway? Na hindi nakikita? Galit na galit kayo? O makikiusap ka na lang, o tukso, layuan mo ako. Gaganon, makikiusap ka ba o magagalit ka? Problema, under my feet, trample it down. Sakit, under my feet, trample it down. Maraming alalahanin sa buhay, under my feet, trample it down. Yuyurakan mo, aapakan mo, tatadyakan mo. Si David, ito yung sinabi niya. Ngayon ding araw na to, sa aking kamay ka, may kalalagyan ka, pupugutin ko ulo mo, papakain ko ang katawan mo sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop, ang mga bangkay ng mga kawal ng buong biro mo. Goliath lang hinarap, pati Filisteo ipapakain na. Lahat ng nagmamahal sa iyo, damay sila. Kasi merong kondisyon. Pag natalo kita, buong sambayanan mo,
buong Israel, pag-aari namin, ibinalik ni David. Yung kondisyon na yon, sabi ni David, deal! Kaya hindi lang kita matatalo kasama ang buong angkan ng Philistine. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat na narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kasi ang dala niya, bato lang. Hindi siya nagdala ng sibat at saka tabak. Ang dala niya, isang tungkod. At pagkatapos, yung ginamit niya sa pakikipagbaka ay yung gamit niya araw-araw. Your faith, your daily faith with God is your greatest weapon. Your daily devotions and your prayer is your greatest weapon. Your relationship with God every day is your greatest weapon. What do you still have that belongs to God? Na pag-aari ng Diyos, meron ka, gamitin mo sa pakikipaglaban mo. Your faithfulness and your obedience, your trust and your submission to God, that is all the things that we have. Use it for God's glory and you will win the war. May laban ka sa buhay. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Alam mo kung paatras si Goliath, pagtama, bagsak. Eh, palusob. Naalala ko yung laban ni Marquez at saka ni Manny. Paglusob ni Manny, tinamaan ng malakas. Dapa si Manny. Dumapa si Manny. Yung pang-apat na laban nila kay Marquez. Na pwedeng bumagsak pati haya. Pero ito, bumagsak. Nasubsob. Kasi sinalubong niya. Sinalubong niya. So ito si Goliath. Salubong sila ni David. Sinalubong din ni Goliath yung bato. Tumama sa noo, subsob nung inabot. Sabi ni iba, binatukan kasi ng anghel yon, kaya sumubsob paharap. And last, natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Kaya ang sabi ko, how is your prayer life? How is your devotion life? How is your faith? Your daily faith? How is your trust unto the Lord? How is your submission? How is your obedience? Pag binasa mo ba ang Bible, pabor sa iyo, okay ito? Paano kung itinutuwid ka, hindi okay? What if God requires something that belongs to you and God is requiring it to give it and to offer it unto Him? Pupunitin mo ba ang Bible dahil yun ang sinabi doon at ayaw mo? At paano kung sinabi ng Biblia, pagpapalain kita sa araw na to, iingatan mo? Pero paano pag sinabi ng Biblia, ialay mo ito? Pupunitin mo ang Bible para muli nang hindi mo na mabasa? Man, if God is God, let God be God. Discipline your life in doing what God is requiring us to do. And determined to follow and obey all His instruction. Kayamanan mo ito. And desire the things of God. And you will win your war. Discipline life, kailangan. Determination on everything that you wanted in life is needed. And the desire to do it and to accomplish it, kailangan po natin ito. Dahil kapag yan ginawa natin, tapos na ang labanan. At sa ating conclusion, sabay-sabay po tayong tumayo at sabay-sabay po nating basahin. One, two, three, go. Dahil ang Diyos ay may malaking kinalaman sa ating buhay, ang kailangan lang nating gawin ay sumunod sa Kanyang mga utos
at gawin ang pinagagawa sa atin, doon natin makikita na ang Diyos ay Diyos ng himala. When David sumunod because of his conviction, nakita niya ang himala mula sa Panginoon. Do you want miracles in life? It will happen because of your faith. Because faith can even move mountains. Prayer with faith can even let those dead become alive. In Jesus' name, all things are possible to God.